always try to figure it out anyway. Songs are worries traveling with the storm, but I must try to figure it out alone. Yeah, I must try to figure it out alone. Target natin guys eh makapag-bike ng 3 to 5 times a week para kahit papaano sulit yung ating bakasyon, bigyan din natin yung sarili natin ng time para maging healthy ulit tayo. Kaya mahirap yung man, mahirap yung walang exercise talaga. Nakakatakot. Halita ako high school. Lawang na yung kalsada guys. Na yung akyatan. Ngayon lang ulit makaakyat dito ay ngayon ko lang nakita na winawidening na pala yung kalsada. Ngayon lang kasi ulit ako napunta rito ay kakatuwa naman, talagang umaayon yung panahon sa atin guys. Kahapon maganda na naman yung weather, tapos ngayon maganda na naman. Kahit na medyo late tayong nagising, hindi pa rin tayo sobrang mainitan. So makiata na to guys, itong baan. Ngayon palaging inaakyat ng mga Aritaw bikers. Shower out sa mga Aritaw bikers dyan. Ganda ng bahay oh. Magandang akyatin. Hindi kaya rin sa may kasi po na mahirap. Dito kasi 3 kilometers lang. Kaya hindi siya gaan nakakapagod akyatin. Pero para sa akin na sisimula ulit magbike, eh mahirap na to para sa akin. Kaya sinadya ko rin talagang ano eh. Medyo tanghali ng magbike dito. Kasi pag umaga, lagi nagbabike dito. Baka mamaya overtake pa ako ng mga matatanda. Kasi mga biker dito malalakas sa ahon. Kahit medyo matanda na eh. Malakas pa rin silang magbike. Okay. 1 kilometer, 2 kilometers na lang. Sarap pakinggan yung tunog ng kalikasan. Ganda. Nakaka-refresh ng utak. Simula ng bakasyon guys, pangalawang beses ko pa lang po magbike. Medyo ano pa, medyo hirap pa konti sa pag-adjust. Kasi ang target ko guys, kahit mga 3 to 5 rides a week para kahit paano mabawasan yung mga taba natin sa katawan, mga cholesterol. So wait yung pawis ha. Ito may marami akong mga nakikitang humihinto at umaga kakape nagmimerienda.
my biker. Okay, another kilometer pose. Pagkatapos natin dyan, 1 kilometer na lang. 1 kilometer to go. Ganda talaga ng weather. Alam nyo guys, ang kalaban lang naman ng biker ito eh. Sa pinakamadikat na kalaban ng biker. Yung init ng panahon. Pangalawa, yung hangin, lalong-lalo na pag headwind. Ang mga biker at yung mga ibang mga sports enthusiasts, meron sila yung tinatawag natin mental toughness. Kaya ito yung nare-develop pag ikaw yung nagbabike. Kasi nga, tumatatag yung isip mo. Basta enjoy lang natin yung every pawis na pumapatak sa atin, guys. Enjoy lang natin yung scenery. Enjoy natin yung nature. Kanto sa mga tinatawag ng reset button. Kakatanggal ng stress. Pero mayroong natatanong, bakit? Anong natatanggal yung stress? Eh, napapagod ka naman. Ang isa sa pinaka malakas magbigay ng stress, yung brain activity. Maaaring napapagod yung katawan. Pero yung sa ganitong mga pagbabike, maaaring napapagod yung katawan natin. Pero nare-relax naman yung isipan natin. Just comment down below guys kung tama yung sinasabi ko, ha. Baka mamaya eh. Mali-mali naman yung sinasabi ko. Lapit na tayo sa may summit. Yan na. Dito na tayo guys. 3 kilometers lang. Yan ba? Ano pa yung pinaka-summit? Baba pa tayo. Tapos ang lusot natin pinggan. Uwi tayo ng bagbag. My favorite. Lalong-lalong na pagpapisado mo yung daan. Ay, ang daming mga kamote sa daan. Mga kamote rider. Bis na maganda na yung momentum eh. Biglang nawala tuloy. Ito na nga lang yung reward natin sa uphill. Yung downhill. Dapat i-enjoy natin to eh. Tayo sa barangay Baan. Isang napakalaking katanungan guys sa mga biking community. Palaging tanong nila, sulit ba ang mag-upgrade sa electronic shifting? Para sa akin, mayroon sa mga pros and cons. Isa sa mga advantages niya,
smooth yung kanyang shifting. Maganda talaga. Ma-amaze ka kasi very precise yung kanyang shifting. Isa ito sa pinakaayaw kong apiyatan sa lahat. Edgy lang to, pero ewan ko ba? Talagang mahirap siyang akyat eh. Kailangan mong mag-exert ng effort talaga para maakyat mo siya nang mabilis. Balik tayo sa usapang electronic shifting. Isa pa sa advantages niya, masarap ka talagang ganito. Kasi hindi ka na masyadong mag-exert ng effort para mag-shift. Talagang ano siya, smooth lang yung pinggit niya. Hindi gaya dun sa mechanical na kapag pagod ka na, hirap ka nang mag-shift. Isa pang advantage, clean look. Maganda siya, wala na siyang mga wires. Wala ka lang i-maintain ng mga cable wires para maging smooth yung kanyang shifting. Ano ba? Isa pang advantage niya, pwede siyang i-sync sa Garmin speedometer. Tapos doon sa may Garmin speedometer mo, machi-check mo na rin doon yung battery, yung gearing. Nakikita mo rin doon yung gear ratio, kung anong step ka na. 2 to 12 gear ratio. So yun yung mga information na makukuha mo. So yun yung mga nakikita ko mga advantages kapag gamit ng electronic shifting. Pababa na po tayo, guys. Isa pang advantage ng paggamit ng electronic shifting, pag nakasinta na sa may Garmin mo, Garmin speedometer, pag sumasagad siya sa baba at sumasagad sa taas, tumutunog siya. Ting! Kumaganon siya. Maganda siyang gamitin, guys. Ito. Hindi tayo mabasa. Okay, pag meron pa akong mga nakalimutang mga advantages, guys, paki-comment na lang dito sa may comment section. Ito lang naman from hobbyist perspective. Hobbyist kasi nga hindi naman talaga ako palaging nagba-bike. Every Saturdays or Sunday, twice a month or once a month lang. Kaya hindi tayo expert sa larangan ng pagbabike talaga. Punta naman tayo sa disadvantages. Number one, medyo may kamahalan. Talagang medyo masakit sa bulsa. Pagkakaroon mo ang pag-upgrade ng electronic shifting. Lalong-lalo na kapag yung XX1 ay XX ang bibilin mo. Yung top of the line. Medyo may kamahalan siya, guys. Alawang disadvantage. Nalulobat siya. Mag-i-stack up yung gearing mo. Hindi mo na siya masushit. Kaya dapat always make it a habit na palaging i-check yung battery status ng RD para makapag-shift siya ng maayos. Dapat nag-invest ka kasi sa ganitong upgrades sa bike mo. Dapat itignan mo rin yung mga consequences, mga repercussions. Ang ginawa ko sa akin, bumili ako ng extra battery. Or just in case, malobat man yung po natin, battery natin, meron tayong spare. Pero kahit papano, smooth pa rin yung sailing natin. Okay? Ano na ba yung mga nasabi ko kanina? Mahal, pag nalobat. Parang yun lang naman na nakikita kong disadvantage. Pero parang mas marami yung advantages, ano?
parang mas marami yung advantages niya. Kaya lang, yung sinasabi ko nga kanina, na talagang meron siyang learning curve talaga. Lalong-lalo na nung hindi ko pa napalitan yung kuan. Nung hindi ko pa napalitan yung shifter. Kasi ang shifter paddle nito dati, hindi ganyan. Ito kasi ito na siya, oh. Dito kapag kiyat, dito kapag pababa, dito yun yan. Okay. Ang battery nito, yung maliit, yung parang battery ng speedometer, yung CR2023, yan ang battery. Buhat nung nabili ko siya, hindi pa nalulobat yung kanyang shifter. Yung RP nito palagi yung nalulobat. Pero luckily, meron naman tayong spare. Ayan. So, kayo na po bahalang mag-assess kung sulit ba ang bumili ng sulit ba ang mag-upgrade ng electronic sa mga bikes natin. Para sa akin, on a hobbyist perspective, point of view, sulit naman. Kasi yung battery ng RD, hindi naman siya yung isang right lang lobat na kaagad. Based on my experience, yung 10 days na dire-diretsong ride, doon pa lang siya malulobat. Yun yung kanyang parang, lifespan. 10 rides. 10 rides na 24 hours, parang ganun. Kailangan guys, pag nag-upgrade ka, kailangan mo magkaroon ng sense of responsibility. Na lagi mong i-check yung battery status. Same din sa pag nag-upgrade ka ng Garmin na speedometer, palagi mong i-check yan kung sapat ba yung kanyang battery health para matapos mo yung ride, kasi sayang. Sa panahon kasi ngayon, halos lahat na ng mga biker ay naka-Strava na. Naka-documented lahat yung mga statistics ng iyong ride. So, yun lang. Pag meron pa kayong mga naiisip na advantages and disadvantages na hindi nabanggit, just comment down below sa mga comment box natin para magkaroon tayong engagement, guys. Sa mga naghahanap ng sumit na kainan, dito tayo kumain, guys. So, masarap dito. Nipahat. Yung first ever overpass ng Bambang. Ang bilang pala sa Bambang. Buong Bisaya. Okay, tapos na naman ang isang bike ride. Dito na po natin tatapusin ang vlog natin, guys. See you in the next ride adventure. Babush!